The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Mark. Glory to you, O Lord. Jesus and his disciples returned once more to Jerusalem. As he was walking in the temple area, the chief priests, the scribes, and the elders approached him and said to him, "By what authority are you doing these things? Or who gave you this authority to do them?" Jesus said to them, "I shall ask you one question. Answer me, and I will tell you by what authority I do these things. Was John's baptism of heavenly or of human origin? Answer me." They discussed this among themselves and said, "If we say of heavenly origin, he will say, 'Then why did you not believe him?' But shall we say of human origin?" They feared the crowd, for they all thought John really was a prophet. So they said to Jesus in reply, "We do not know." Then Jesus said to them, "Neither shall I tell you by what authority I do these things." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. They discussed this among themselves and said, "If we say of heavenly origin, then Jesus will say, 'Then why did you not believe him?' But shall we say of human origin?" They feared the crowd, for they all thought John really was a prophet. So they said to Jesus in reply, "We do not know." Magandang umaga sa inyong lahat, mga kapatid. Ito po ang gospel reading natin ngayon sa buong simbahan. May kinalaman sa katotohanan. May tinatanong kay Jesus kung saan ba galing ang kanyang authority, bakit siya dapat kapanipaniwala. Ay sabi ni Jesus, "Sasabihin ko lang sa inyo kung masasagot ninyo ang aking tanong." Mangyari, ang katotohanan ay natatameme kapag ka ang dami-daming konsiderasyon. Itong tanong ko sa inyo, sabi ni Jesus, si Juan Bautista, saan ba galing ang kanyang otoridad? Bakit siya kapanipaniwala? Dahil ba ang kanyang mensahe ay galing sa Diyos o galing sa tao? Nag-isip yung mga itong mga Pariseo, sabi nila, "Naku, kung sasagot natin galing sa Diyos, pagagalitan tayo nitong si Jesus." Sasabi niya, "Ay galing pala sa Diyos, bakit hindi kayo naniwala?" Nag-isip na naman sila, "Pero kung sasabihin na naman natin galing sa tao, lagot din tayo kasi itong mga tao ay naniniwala na propeta si Juan Bautista." Kaya alam nyo, sa halip na sasabihin ang katotohanan, ang sabi nila kay Jesus, "Hindi namin alam." Pero alam nila ang katotohanan na galing sa Diyos ang mensahe ni Juan Bautista. Ang katotohanan ng mensahe ni Juan Bautista ay galing sa Diyos. Hindi nila mabanggit-banggit
ang katotohanan. Ganun din po, mga kapatid, sa ating buhay. Ang katotohanan ay nababaluktot. Ang katotohanan ay ginagawang kulang. O ang katotohanan ay hindi binabanggit o hindi naiintindihan. Alam nyo, nung kami po'y bata pa, mayroon kaming paminsan-minsan pumupunta na bisita, matanda na, lolang lola na. Nagtatagal po siya sa bahay namin, doon sa sala. Mabait siya sa amin, tong parang lolang ito. Ang instruction lang ng aming nanay, hindi na daw kami kailangan magmano sa kanya. Igagalang lang namin, pero hindi kailangan magmano. Mabait naman sa amin. Pero doon lang siya, sa sala namin, tagal kausapin na nanay, tapos pagkatapos ng isa, dalawang oras, natutuwa naman sa amin mga bata, mas aalis na. Mga siguro every month o basta bumabalik-balik yun. Nung hindi na siya bumibisita, lumalaki na rin kami, natanong namin sa aming nanay, sino nga yun? Sabi namin sa nanay namin, yung pong pumupunta rito, bakit hindi na pumupunta? Hindi na siya pumupunta rito kasi may sakit na. Tapos, parang nabanggit ng nanay namin na kaya hindi pala kami nagmamano kasi hindi daw siya Katoliko. At sabi ng nanay namin, hindi daw siya Katoliko dahil ang mga Katoliko daw ay hindi masaya. Yung po ang dumikit sa aking kaisipan, Katoliko, mga Katoliko, hindi masaya. May side comment lang po ako dito, kami mas matanda na inamin ng aming nanay, yung palang alay na yun ay nagpapa 5-6 naniningil kaya pumupunta sa bahay namin. Saka na lang inamin ng aming nanay. Pero, basta yun ang maalala ko, hindi daw masaya ang Katoliko. Yung ba ang katotohanan na hindi tayo masaya? Yun ba ang katotohanan? Protestante daw siya. Ibig sabihin, mga Protestante, masaya, hindi tayo. It is always good to pray the rosary. And one of the good things when we have this devotion to the Blessed Mother is that we have 4 mysteries. The joyful, the luminous, the sorrowful, and the glorious. Sabay ng pagro-rosaryo natin, sasabayan natin ang buhay ni Maria at si Jesus. At makikita natin na mayroon palang unang-una pa nga joyful mysteries. Maganda na makita natin ang kabuuan ng katotohanan sapagkat hindi totoo na hindi masaya ang pagiging Katoliko. Our one, the one and only true religion. And when we follow the truth about Jesus and Mary, the truth about our faith, the truth is we are joyful and we are happy. Sana, mga kapatid, yan ang mananatili sa ating puso. And what is so joyful with the truth, ang napakaganda sa katotohanan pag nagaling sa Panginoon. If the message of truth is from God,
ay hindi po natin maubos iisipin yan, babalik-balikan natin, and it will always be a source of joy and inspiration. Kaya yung mga mysteries of the rosary, mysteries eka nga, hindi dahil misteryosong di natin alam. Mayroon na may pinapakita ang Panginoon, misteryoso dahil hindi natin maubos isipin ang katotohanan ng kagandahan ng ating pananampalataya sa Diyos. Kaya ngayon, halimbawa, it is the joyful mysteries, masayang-masaya from the Annunciation to the Visitation, the first Christmas, the presentation in the temple, and the finding of the child Jesus in the temple. Bahagi ng buhay ni Maria at si Jesus. Of course, we will have the luminous, the sorrowful, and the glorious mysteries. Kapag ka galing sa Diyos, totoo. Mag-ingat tayo dahil yun nga, mga kapatid, sa ating buhay ngayon, ang mensahe ng kamunduhan ay para makalimutan natin na ang mga bagay-bagay na maganda, mga biyaya sa ating buhay ay galing sa Diyos. Ito na pinag-uusapan, mga kapatid, kung magkakaroon ba ng batas para sa divorce dito sa Pilipinas. Balik tayo sa katotohanan ng pamilya. Saan ba galing ang katotohanan tungkol sa pamilya? It is from God. The truth about the family is from God. And we have there in the Ten Commandments, of course, thou shall not commit adultery, sabi sa Sixth Commandment. And also in the Gospel, we are told, what God has put together, let no man separate. Ang katotohanan na galing sa Diyos ay binabaluktot para magmukhang o mangibabaw ang kapritso, mangibabaw ang kagustuhan ng mga tao. Kaya itong mga nag-uusap para silang tungkol sa divorce law, ating mga legislators, para silang mga pariseyo. Ang katotohanan, alam naman nila na sagrado ang pagiging kasal, sagrado ang pagpapamilya. Pero alam din nila na pagkasasabihin nila yung katotohanan, may mga tao dyan na sasabihin magagalit sila sa kanila kasi gusto nilang magkaroon ng divorce law. Kaya mga kapatid, babalik-balik tayo lagi sa buhay natin, sa katotohanan tungkol sa lahat ng buhay. And here we are in the shrine of Our Lady of Manawang. The Blessed Mother live a life of truth. Alam nyo, doon sa Annunciation, ang sinasabi po dyan, yung piyat, yung let it be done according to thy word. Yun yung sagot ni Maria. An answer of obedience. Sa Latin, fiat, let it be. Yung let it be, tatlong words, pero sa Latin po kasi, isang salita lang yon, fiat. Pero, mga kapatid, bago sinabi ni Maria
Behold, I am the handmaid of the Lord. Be done to me according to thy word. Yung fiat na bahaging yon. Tingnan natin ang nangyari. Di ba nagtanong si Maria bago siya sumagot? Nagtanong muna. How can this be since I do not know man? Alam nyo, ang katotohanan, mga kapatid, ay talagang hinahanap-hanap yan. Si Maria, prayerfully, sabi niya, how can this be? Hindi pag, alam niyo ba, paano mangyayari ito? Alam niyo, pag sinabi niyo, paano mangyayari ito? Dalawang pwedeng mangyari. Nagtatanong tayo dahil imposible. Paano mangyayari yan? Imposible. Pero mayroong isang pagtanong ng paano mangyayari ito para gagawin natin. Paano bang gagawin natin? Ano bang mangyayari? And this was the spirit in the heart of Mary. How can this be? Sa Latin naman, quomodo. Bago siya nagpiyat, tinanong niya ang Angel Gabriel, Archangel Gabriel, how can this be? Ano bang gagawin para matutupad ang kalooban ng Diyos? Brothers and sisters, this must be the question in our heart. Ano bang gagawin natin para matutupad ang kalooban ng Diyos? That is what happens when we live the truth. Kung gusto nating matuklasan ang katotohanan at kung gusto nating mabuhay sa katotohanan na galing sa Diyos, we can ask that question. Ano bang gagawin natin para matupad ang kalooban ng Diyos? And when the angel Gabriel answered Mary, the Holy Spirit, through the power of the Holy Spirit, she will conceive a child. And Mary said, behold the handmaid of the Lord, be done to me according to thy word. In life, we have so many questions. Kasabay ng mga questions tungkol dito sa divorce. Bakit? Posible ba yan na habang buhay ang kasal at pagpapamilya? How can this be? But in the same annunciation, the first mystery, the first joyful mystery of the rosary, the angel said, for nothing is impossible with God. Kapag ka nandun na po tayo sa punto na nagtatanong tayo, paano gagawin ito? Let us remember that with faith in our hearts, sa pananampalataya sa Diyos, sa ating pananalangin, sa gapot ka sa kabutihan ng ating Panginoon, He will give us the grace. And like Mary, we will not turn away from the truth. We will live the truth. Yun din pong si St. Justin Martyr, ito pong sineselebrate natin, kaya red po ang ating vestment ngayon. Naging martyr dahil din po sa katotohanan. He was fighting against the errors and the heresies of his time. Together with Mary, let us continually seek the truth. Instead of asking, how can this be because it is impossible, then we ask ourselves prayerfully, how can this be? What shall we do so that we can fulfill God's word, God's will in the family especially and in every aspect of our life? Because the truth is, every good thing is possible. For nothing is impossible with God.
if we constantly seek His truth.